Bagong Bayani. Yan ang tawag natin sa mga OFWs o Overseas Filipino Workers. Sila ang mga kababayan nating piniling magtrabaho sa ibang bansa. Titiisin ang hirap at pangungulila upang makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanilang mga minamahal. Milyong mga Filipino ang nagkalat sa iba't ibang parte ng mundo. At sa pamamagitan ng kanilang mga remittance, natutulungan din nila ang pagpapalago ng ekonomiya ng ating bansa. Tunay ngang angkop na tawagin silang bayani. Nagsusumikap para sa ikinabubuti ng mas nakararami. At sa kanilang pag-uwi, layunin ng ating pamahalaan ang kanilang matiwasay na reintegrasyon sa kanilang komunidad. Sa bisa ng Department Order No. 79-07 ng Department of Labor and Employment noong 2007, naitatag ang National Reintegration Center for Overseas Filipino Workers o NRCO. Lalo pang napaigting at napalakas ang mandato at struktura nito sa pagsasabatas ng Republic Act 10022 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act at ang Republic Act 10801 o ang OWA Act. Layunin ng NRCO na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayang OFWs na nagbabalik bilang pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo at malaking kontribusyon sa ating bansa. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sinisigurado ng NRCO na mapadali ang reintegrasyon ng ating mga bagong bayani sa pamamagitan ng mga programa at serbisyo nito. Hangarin nito na mabigyan ng pamamaraan ang ating mga kababayan na matamasa ang pinaghirapan sa ibang bansa at mapagpatuloy ang pagtupad ng kanilang mga pangarap dito sa atin. Parte ng misyon ng NRCO na mabigyan sila ng kaukulang impormasyon at kakayahan, kasabay ng pagtuturo ng tamang kaalaman at kaisipan sa pag-iipon, pagninegosyo at pag-iinvest. Sakop sa misyong ito ng NRCO ang lahat ng mga OFWs kasama ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sila may dokumentado o hindi, mga namimighati, mga napauwi o nasisante. O di kaya'y mga OFWs na bumabalik, maaaring pansamantala para magbakasyon o mga nakapagdesisyon ng manatili na ng permanente sa ating bansa. At mas lalong kasama rin dito ang mga pamilya nilang makakaagapay nila sa pagsisimulang muli. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng NRCO ay ang pagbabalangkas ng mga programa para sa matagumpay na pagbabalik bansa ng ating mga OFWs. Ang mga programang ito ay napapaloob sa tatlong pillars. Ang financial capital, na pumapatungkol sa paggamit ng kanilang mga naipundar sa mga produktibong investments at pag-ipon. Human capital, na naghihikayat ang pagsalin at ang paggamit ng kaalaman, kakayahan at kapasidad ng ating mga OFWs para sa ating bansa. At ang social capital, na nag-eengganyo ng pakikipag-ugnayan ng mga migranteng komunidad sa ibang bansa para makapag-ambag sa pambansang kaunlaran. At sa pagtupad ng NRCO sa atas nito, isinasagawa ng ahensya ang mga sumusunod na programa at serbisyo para sa ating mga kababayang OFWs at kanilang mga pamilya.
Ang Livelihood Development Assistance Program o LDAP ay programa ng NRCO na naglalayo na makapagbigay ng mga pagsasanay at kaalamang pampinansyal at maging panimulang pondo para sa mga gawaing pangkabuhayan. Ang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay o BPBH naman ay isang kahalintulad na programa na tumutugon naman sa pangangailangan ng mga kababaihang OFW na biktima ng karahasan, illegal na recruitment, mga inabuso at bigla ang pagkawala ng trabaho sa abroad. Para sa mga nagbabalik nating kababayang OFWs na guro o mga LET passers, nariyan ang programang Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am Sir o SPIMS. Sa pakikipagtulungan sa Department of Education o DepEd at sa Philippine Normal University o PNU. Nais ng programang ito na mabigyan sila ng pagkakataon na makapagturong muli bilang Teacher 1 sa mga pampublikong mga paaralan sa elementary o high school. Ito rin ay tugon sa kakulangan ng mga guro sa kasalukuyang panahon. Ang Biyaheng Agripreneur na nagbibigay ng kasanayan sa mga oportunidad sa pangkabuhayan sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sakahan at pagkatuto ng mga kinakailangang kakayahan para sa matagumpay na pagsasagawa ng mga negosyong ito. Ang programa ng Small Business Management Training and Financial Awareness Seminar, kung saan binibigyan sila ng kaalaman at gabay patungkol sa epektibong pangangasiwa ng kanilang naipon at naipundar mula sa ibang bansa. Ang Assist Well Program naman ay tulong ng NRCO para sa mga kababayan nating napauwi na nagbibigay sa kanila ng suporta sa aspeto ng welfare, employment, legal, at livelihood. Kasama ang Integrated Seafarers of the Philippines o ISP, inilunsad ng ahensya ang NRCO-ISP Business Plan Competition para sa mga kababayan nating seaman at kanilang mga pamilya. Binibigyan sila nito ng pagkakataong maipresenta ang kanilang mga ideyang pangnegosyo at mabigyan ng pondo para sa mga mananalo dito. Lahat ng programa at serbisyong ito ng NRCO ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayang OFWs, kanilang mga pamilya at komunidad, na may mas malaking layuning makamit ang tuluyang pagbabalik bansa ng lahat ng mga kasalukuyang nangingibang bansa. At sa bawat araw na sila'y nawalay sa kanilang asawa at anak at nagsusumikap para sa pangako ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya, nananatiling kasangga ng bawat OFW ang OWA NRCO sa kanilang matiwasay na pagbabalik bansa. At habang sabay-sabay tayong nangangarap na dumating ang araw na hindi nakakailanganin ng ating mga kababayan umalis, makakaasa tayo na patuloy na gagampanan ng NRCO ang atas nitong mapadali ang reintegrasyon ng mga ito at mabigyan ng karampatang pagpupugay ang mga taong bayani ng ating bayan. Dahil ang pagbabalik bayan ay ang bagong bayanihan. Thank you.
Ang pagnenegosyo ay isa sa reintegration pathway na isinusulong ng National Reintegration Center for OFWs. Ito ay isang paraan upang umunlad pagbalik sa bayan. Ang NRCO ay nagbibigay ng skills trainings at entrepreneurial trainings para sa nagbabalik nating OFWs. Ito ay upang mahinang ang kasanayang natutunan sa ibang bansa o matuto ng panibagong kasanayan. Bahagi ito ng paghahanda sa pagnenegosyo. At upang maumpisahan ang napiling negosyo, ibinibigay ng NRCO ang panimulang kagamitan o starter kits sa kwalipikadong OFWs. Ako nga pala si Mirasol S. Bakiran. Umalis ako noong July 25, 2012. Ang trabaho ko doon ay isang OFW. Ang bansa na pinuntahan ko ay Singapore. 17 months ako doon sa Singapore. Napilitan ako umuwi dahil hindi ako pinalad sa amo ko. Tinawagan ako ng DOLE NRCO para mag-skill training ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay, Bread and Pastry Production. Super ganda talaga ng binigay sa akin ng DOLE NRCO dahil natuto akong gumawa ng mga hindi ko alam noon. Ngayon marunong na akong gumawa ng pastillas, pulburon. Ito nga ang pinanghahanap buhayan ko ngayon. Salamat sa DOLE NRCO. Ngayon po, meron na akong 7 suki ng tindahan na dinideliveran ko thrice a week. So, ang kita ko sa isang linggo eh, 1-2. Ako si Levita Calabines. Umalis ako dito sa Pilipinas at nagtrabaho sa ibang bansa noong 1993. At trabaho ko doon isang nurse sa Gurayat General Hospital, Saudi Arabia. Bumalik ako dito 2005 dahil sa mga magulang ko noon wala nang ibang mag-alaga sa kanila dahil ako lang ang babae sa pamilya namin. May sakit po sila. Ang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay ng DOLE at NRCO, nalaman ko noong pumunta ako sa LGU Baggao sa Peso office. Nalaman namin na may training kami about sa pastry and bread making. Tuwang-tuwa ako noon. Yung starter kit na binigay ng DOLE naman mom noon, eh, siyempre nung ibinigay na, in-award na sa amin, masaya-masaya kami. Dahil nga ako pwede nang pagsimulan ng negosyo ito. Dahil siyempre sa maliit na puhunan, pwedeng lumago kung sa tiyaga lang may interes ka talaga sa pagluluto o paggawa ng mga tinapay. Nagsimula ako na nagnegosyo sa maliit na puhunan lang, 350 ma'am, kasi meron na akong kaalaman tungkol sa paggawa ng puto. So naggawa ako ng mga puto hanggang sa na-improve ko naman yung paggawa. So, marami ng mga nag-o-order sa akin, binebenta sa school yung nag-o-order sa akin. Noong una, mga 100, ganun. Tapos, hanggang sana nadadagdagan na hanggang 300. Aside from puto, kung may order naman na cake, gumagawa rin ako. So, nagagamit ko rin yung mga bigay ng DOLE. Alam ko po ay Mary Joy Javier. Nagtrabaho po ako sa Hong Kong. At ang trabaho ko doon ay domestic helper. Umalis po ako noong year 2004. Desisyon po akong bumalik ng Pilipinas. Kasi sa tagal ko doon, siyempre maganda ang trabaho ko doon, okay lang ako. Pero hindi ko alam na hindi na pala maganda ang binubunga na paglayo ko sa mga anak ko. Nalaman ko po yung training ng DOLE NRCO sa OFW Association po.
Kasi nung umuwi ako dito sa Pilipinas, nalaman ko na merong pwedeng magpa-member ng OFW. So nag-join po ako doon para makuha rin ako ng mga privilege kung anong ma-avail namin as ex-OFW. So doon ko po nalaman na may training sa massage therapy ang Dolly in RCO. Yung kita ko sa araw-araw, hindi yan bababa sa 600. Maximum yan. Mahina na yan pag 300 a day. At least, hindi ka lang zero. Okay na yun na may 300. Pero 600 per day or up, ikikita ka niyan. Ang trabaho ko sa mga appointment ko sa massage, 7 days a week yan. Pero ikaw naman na mag-manage ng time mo. Kasi kagaya sa akin, convenient talaga kasi hawak mo oras mo. Nagbibigay din po ako ng free training doon sa mga gustong matuto, pero hindi nila kayang mag-enroll sa training center for massage therapy. At saka kahit na personal training sa akin, hindi nila kayang bayaran, pero gusto ko nilang matuto kasi gusto nila maging ganun yung hanap buhay nila. Ang mensahe ko po sa NRCO Dole, na ipagpatuloy po nila yung mga training nila at proyekto sa Balik Pinay, Balik Hanap Buhay. Kasi maraming OFW talaga na matutulungan nila, lalo-lalo pa pag wala nang balak na bumalik sa ibang bansa kasi mahirap talaga ang buhay sa abroad. Ang mensahe ko po sa kapwa OFW ko na yung hanapin nyo ba yung passion nyo kung kunyari, lalo na pag nasa Pilipinas tayo, overage tayo, hindi na tayo pwedeng mag-apply ng trabaho. So kailangan, hanapin mo kung saan ka doon mag-excel. Ikaw ay interesado? Alamin kung ikaw ay kwalipikado sa livelihood programs ng NRCO. O bisitahin ang NRCO website para sa karagdagang detalye. And here are our finalists for the title of Miss OFW Global. Coming from different countries and cities of the world, let's start with Miss OFW Japan. Japan! Just always prioritize ang needs, hindi wants ng inyong pamilya. Necessities lang muna ang ibigay. Huwag ruho, mga ribro muna, not rubber shoes. Hindi muna magbubuhay mayaman. Saka na, pagtunay ka na, yumaman. Arigato. Miss OFW India. India, investment natin dapat inaaral at aalagaan. Pag-aralang mabuti ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Siguraduhin na ang pera ay ilalagay sa mga lehitimong kumpanya at investment products. Laging i-monitor at alamin kung paano kumikita ang investment. Shukriya ji. Miss OFW China. China! Credit card, huwag iswipe nang agad-agad. Hinay-hinay sa paggamit ng credit card. Maaari kang malubog sa utang nang hindi mo nararamdaman. Think twice or thrice bago mag-swipe at alamin ang tamang paggamit nito. Sheshe! Miss OFW Spain! Spain! Scams palaging alamin, iwasan natin. Maraming scams na yon ang pwede tayong maloko. May online scams, may phishing, may piramiding at meron ding investment scams na dapat nating iwasan. Entiendes? Muchas gracias! Miss OFW Italy! Italy! Ingat tayo. Always love yourself. Maging extra cautious at extra careful kapag nasa abroad tayo nang hindi tayo mapahamak. Alamin natin ang ating mga karapatan bilang isang manggagawa at higit sa lahat, alagaan at mahalin natin ang ating mga sarili. Kumuha ng health and life insurance. Ciao! Miss OFW Paris, France! Hari! Pamilya, active rin in savings!
Dapat buong pamilya ay involved sa pagtitipid, hindi hingi ng hingi ng hingi! France! Feeling rich ay not certainly encouraged. Hindi porket dolar o euro ang kinikita ay rich ka na. Huwag feeling ilang yamanin. Live within your means. Merci beaucoup. Ready, France! There you have it, ladies and gentlemen, our finalists for the title of Miss OFW Global. Each with a very important message for all OFWs all over the world. Let's give them a rousing round of applause, for they are all winners.
Yeah, good afternoon po sa ating lahat. Isang puno na naman po na kalaman. Ayan, good afternoon po. Naririnig niyo na po ako. Ayan. Isang puno na naman po ng kalaman na hapon po sa ating lahat. Ako po si RR, ang inyong pong magiging host ngayong araw. Mangyari na lang po na tayo po ay mag-register sa ating pong attendance. Ang link po ay makikita po sa ating chat box. Para po sa mga hindi makakapasok sa Zoom, maaari rin po ninyo mapanood ang ating webinar sa amin pong official NRCO page. Bago po tayo magsimula, panoorin po muna natin ang mga sumusunod po na video bilang paghahanda sa ating session po ngayong hapon. Maraming salamat po. Ayan po. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay po sa amin pong nagdaan na webinar series na ito. Isang paalala lang po muli mula po sa amin na mangyari po lamang na huwag po ninyo kakalimutan na mag-register po sa ating attendance by clicking po the link below sa ating chat box. Thumbs up naman po para po sa mga nakakita na po ng link sa ating chat box. And we also encourage din po everyone na paki-turn on po ang ating camera para sa ganun naman po eh makita po natin ang inyo pong nagagandahan at nagagwapuhang mga mukha po. Paon na lang po ng camera ha, pero stay po natin po na nakamuted po ang ating mga mic. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. Okay. Ayan. Maraming salamat po. Sa araw po na ito, tayo po ay magkakaroon ng kaalaman patungkol po sa financial education and reintegration experience.
atin na pong upisahan na ating webinar po ngayong hapon. So upang pangunahan tong ating webinar ngayong araw, ipapakilala ko po sa inyo ngayong hapon ang mag-asawa pong OFW na kamakailan lamang ay nagbalik po sa bansa natin. At let us all welcome Sir Rodel Almeda at ang kanya pong butihing may bahay na si Ma'am Marnil Almeda po na mag-share po ng kaalaman po nila sa atin today. Hello Ma'am Marnil and Sir Rodel. Good afternoon po. Ma'am Marnil. Hello. Ayan. Hello po, good afternoon sa lahat. Hello po Ma'am, Ma'am Ronaline, and we have here Sir Mark, and nako, ang dami natin sa loob ngayon ng Zoom. Hello po sa inyong lahat. And of course, ito po, katabi ko po ang aking wife. Yes, hello po sa ating lahat. Yan, magandang umaga, magandang hapon, and magandang gabi po sa lahat po ng mga nandito. And maraming salamat po kay Sir Mark, kay Ma'am Ronaline, at lahat ng staff po ng ating OWA and RCO na nag-invite po sa aming lahat. And of course, binabati ko pong lahat ang ating mga ka-OFW po dyan sa lahat po, international, worldwide. Maganda pong umaga, magandang hapon po sa ating lahat. Yes, yes, yes. Ayan po. Ay, Sir Del, naka off po yata yung mic po ninyo. Ayun. So, klaro, clear naman, no? Ang pasok namin. Clear naman. Yes po, naririnig po. Alright. So, thank you so much po. So, yun. So, Ma'am Ronaline, mag-umpisa na po ba kami? Start na po natin ang hapon na puno po ng kaalaman at sharing po ng experience galing po sa inyo ni Ms. Marnil. Okay. So, thank you so much sa inyong lahat. Alright. So, welcome po sa ating Zoom ngayon live. We are live now. Hello po sa lahat kay Sir Jen, Char, Lori, She, Fedi, yan, maraming nagko-connect na rin. And yan, si Sir Placido, ang daming-dami. So, anyway, so andito po kami sa inyo ngayon to share ng aming experience, ng aming journey as OFW, no? So, sit back and relax lang po kayo. Sana may tutunan po kayo sa aming isi-share na kwento, no? Mabilis lang po ito, siguro mga 5 minutes and 5 hours. O, biro lang. Okay, so inaano ko lang kayo, ha? So, yun po. Alright, so mag-umpisa na po kami to share. Mag-konting slides lang po ako para may visual po tayo, no? So, by the way, all about me, wala naman masyado. So, I'm engineer in profession, okay? But I'm entrepreneur by passion, okay? So from nobody, so yan po, and then nag-engineer, and then nag-triathlon, and then now I'm a full-time entrepreneur, yan po. So bakit ba ako nag-entrepreneur? So ito po mga kadahilanan, no? Because before, way back 2010, mahilig po talaga ako sa sports during nasa Qatar ako, no? Nung during nasa Qatar po ako, I love sports. Sino ba nakaka-relate, no, ng mga OFW na nagustuhan mag-sports. Okay, hindi lang po yung sports na ano, ha, yung inuman lagi, di ba? So, ako po naman, nahilig po ako sa mga sports like biking, basketball. Yan po yung hobby ko way back 2010. Yan yung journey ko. Tapos sand trail, no? So, puro luho po ang ginawa ko po way back 2010, 12 years na po, no? So, and then triathlon. Mahilig po ako pumunta sa iba't ibang bansa ng Middle East, no? So, yan po ang aking journey. And umabot sa point na, of course, alam po natin to, 9 out of 10 OFW no savings. Bakit? Alam po natin sa kadahilanan na puro tayo labas, walang pumapasok, no, na passive income, or ano ba yung mga passive income at saka active income, mamaya po ipapaliwanag po namin sa inyo. So umabot po sa 12 years na baon po ako sa utang, umabot po siguro ng at least 5 to 6 million po
no, ang utang ko. Imagine po, no? So akala nila sa atin na sa OFW, talagang maraming kinukuhang mga pera sa abroad. Pero take note po, puro po yun utang. O, di ba? So kaway-kaway naman po dyan sa mga may mga kautangan. Okay? Pero huwag kayong mag-alala dahil dito po, paano po namin na-survive itong mga nawala kaming savings at saka nabaon sa utang, no? So sa kadahilanan po na isang araw, no, andyan po ako, naka-attend ako ng isang financial education rin of our financial ang tawag doon, financial event, something ganon. Okay, dyan ko po nakilala yung wife ko ngayon. Okay, hindi ko na papatagalin kasi bakit, siya po ang isa sa nag-educate sa akin kung paano po. So nakilala ko siya dyan, tapos nagustuhan niya ako. Ay, hindi. Okay, biro lang. Nagustuhan ko siya. And then yun po, nagpakasal kami 2017. No? So after that, doon po ako nagbago ang mindset ko. No? Nagbago ang mindset ko. Nagbasa ako ng libro. Ito po yung mga books mamaya na i-re-recommend po natin. No? So yan po, hindi ko na papatagalin. Siyempre, ililipat ko na po sa aking may bahay, no, na very beautiful. She's a civil engineer by profession, licensed civil engineer. Tapos turning 12 years na po, no? Disabled. Pwede po siyang mag-share si ng kanyang slides, Ma'am Ronaline, para siya po ang mag-educate sa atin about sa financial learning po natin, no? Yon, ayan, nakaka-host na siya. Pwede na siya. Siyan po. So, siya na po ang magpapaliwanag about this. And sit back and relax. Pag may mga tanong po kayo mamaya, nako, sasagutin po namin. Maraming salamat po. Back to you. Yon, Ma'am Meg. Pamanila ka po kayo, ma'am. Sorry. Ayun. Okay na po ba ang audio po natin? Ayos, yes, na. Okay. Yes. Thank you. Thank you po, Ma'am Ronaline. So, ayun. Again, binabati ko po lahat ng mga OFW po dyan. Anywhere in the world, kahit saan ka. Yan. So, ano lang po, short lang po ito. Share po namin sa inyo kung paano po kami natulungan nito. At baka makatulong din po sa inyo, pwede nyong gawin para at least makauwi din po kayo sa Pilipinas yung totoong for good. O, diba? So, sige po. So, again, my name is Mernil Almeda. I'm from La Trinidad, Benguet. Yan. Kung hindi nyo po alam ang Benguet, sa Baguio po yan, malapit po doon, no? I'm a former civil engineer by profession. Nagtrabaho po ako for almost 7 years. And dahil po sa natutunan ko sa abroad na kahit may trabaho po tayo, ay nakatulong din po yon. Kaya po ako naging full-time entrepreneur ng online business for almost 4 years. And right now, we are here in the Philippines currently having a vacation. So yes, nako, no? So itutuloy ko na po. And alam ko lahat naman po tayo, marami po sa atin, majority nanonood dito mga OFW. Or kung ikaw man ay nasa Pilipinas, nagbabalak na mag-abroad soon, or ikaw ay nandyan sa Pilipinas, 1 year ka pa lang, 2 years, 3 years, yan. I know for sure, marami tayong mga pangarap. Tama ba? Ang dami po natin gustong gawin sa buhay. So, yan. For example, lahat po tayo, dahil sa pangarap, ay maghanap tayo ng way, ng income para makuha yung pangarap natin kaya tayo nagtrabaho, kaya tayo nag-abroad. Tama po ba? So, syempre, may income. And after that, gusto nating bilhin yung mga gusto natin sa buhay. Bills natin, bayaran lahat yan, utang. And after that, bibili natin yung mga gusto natin sa buhay. Like, gusto mong bumili ng mga lifestyle na mamahaling sapatos, bag, marami, di ba? So, yan. And of course, dahil nagugustuhan natin lahat ng income natin na pupunta po doon, majority of us walang savings. At dahil walang savings, di ba, kung minsan may emergency dumating sa buhay natin, hindi natin namamalayan, naku, kailangan nating umutang, di ba? Credit card, yan, mag-loan. So, most of us, yun po ang nangyayari. Kasi, meron
naman tayong ini-expect na at the end of the month, di bali na lang, may sahod na namang napapasok. Di bali na lang, meron akong huhugutin ulit. So, ganun, pa-cycle po tayo, no? Rat race po tayo lagi-lagi. Dati po, mga ka-OFW, hindi ko ito maintindihan kasi walang nagturo po nito. Unlike po nito na nagpapasalamat po tayo, meron po tayong OWA, NRCO, na kung saan sila po yung nag-i-educate sa mga kapwa OFW para matutunan natin yung mga bagay na ito, para hindi masayang yung mga pinagpaguran natin abroad, no? So, life must go on. Magtrabaho, 1 year, 2 years, tuloy-tuloy, yun ang alam po natin, di ba? Hindi natin namamalayan, nag-5 years na tayo, di ba? Wow, 5 years na pala ako dito, kumusta naman ang ipon? Yes, and 10 years, aba, 10 years, kumusta naman? May bahay ka na ba? Wala pa nga eh, may utang pa ako, may loan pa ako, so wala ka ng choice, kundi paulit-ulit na naman. Magugulat ka na lang, 15 years, the worst, 20 years. Ang pinaka-problema pa doon, may sakit ka na. So, yun po yung mga sinusolusyonan ng bawat isa sa atin. Kaya, syempre, ito po, i-share po namin kung paano po kami nakaahon po dyan, no? And lahat po tayo, di ba? Simula nung tayo ay nag-aral, simula nung nasa Pilipinas ka pa, hindi ka pa naging OFW, marami tayong gustong gawin sa buhay. At ito po, tinurot ito ng ating mga ancestor, ng ating mga parents, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, mag-graduate ka, meron kang magandang trabaho, 'di ba? So nakaka-relate po kayo, yun po talaga. And syempre, ganun din ang nangyari sa akin. Kasi again, hindi po tinuro sa atin ang literacy noon. Unlike po ngayon na talagang open na po lahat, no? So now, ganun din po ang nangyari sa buhay ko. Paulit-ulit din po, wala tayong pinagkaiba. Kaya po, na ganyan, paulit-ulit, may income ka, magbayad ng utang, magbayad ng bills, 'di ba? Tapos pag may sales sa mall o kaya kahit saan, 'di ba, bibili ka. Immediate gratification. And then after that, wala ka na namang savings. And then, syempre, mababaong ka naman sa utang. Until yung sahod mo kulang na pambayad ng utang, di ba? So, kaya tayo nag-a-abroad. Now, eto po ang gusto natin na mawala. Na sana, in the future, yung mga anak natin, yung ating mga grandchildren, hindi mangyari yun sa atin. Kaya naman, talagang yung time natin for money exchange po natin para po yung generation to generation natin, hindi na mangyari. At yun po ang ginawa namin ng aking asawa. Business po kami na anong meron sa country na yon at nag-adapt po kami for change. Yan po ang nangyari, no? So, break through the cycle po yan para hindi po maulit-ulit. So now, andito po kami, share with you the pink tip po sa mga ka-OFW po natin ng financial literacy. Now, ano ba talaga ang financial literacy? Ito po ay ability to manage money properly. So now, bakit nga ba tayo nag-abroad? Sa mga nandito po na nanonood ngayon, tanungin ko po kayo, ano ba talaga yung reason kung bakit kayo nag-abroad? Alam nyo, ako mismo, gustong-gusto ko rin po yan. Kasi ang reason pala kung bakit ako nag-abroad before is dahil because of my family. Yan, di ba? So, kayo din mismo siguro, yun ang rason nyo, no? Family. Dahil sa family, dahil sa ating mga magulang, gustong tulungan, dahil may utang, gustong mabayaran. Though, family is the life's greatest blessing. Ito po yung rason kung ba't ako nag-abroad noon, no? Pero, dahil gusto kong mag-abroad, gusto ko pong makuha yung mga pangarap ko, nangyari naman. Kaya nangyari po, for a change, yan, lumipad po ng Qatar. Kung yung agency before na, di ba, meron kang placement agency, babayaran mo pa yun, uutangin mo po yun, ididak sa salary mo, di ba? Makakarelate kayo mga ka-OFW. Now, yun po ang nangyari. So, nag-abroad, nagtrabaho, nag-enjoy, yan. So, rat race na naman. Now, nung nag-2 years po ako doon sa abroad, sa Qatar, sabi ko, kailangan 2 years lang akong mag-abroad. 2 years lang, after that, mag-iipon ako, uuwi ako ng Pilipinas kasi gusto ko magnegosyo. Nangyari ba? Nako, sa kalungkutan, hindi po nangyari. Kasi bakit? Walang ipon. Nangyari po talaga doon, after 2 years, muwi ako sa Pilipinas, meron akong konting hawak na pera, pero hindi sapat. So, nagnegosyo ako ng konti, na bankrupt, kasi hindi ko alam i-manage ang negosyo. May pera nga ng konti, hindi ko alam i-manage. Walang nagturo. Hindi ako nag-self-educate regarding financial literacy, regarding business. Ang nangyari po, so sabi ko, ang hirap ng trabaho dito sa Pilipinas, kailangan kong bumalik sa abroad ulit.
kasi sanay ako sa malaking sahod. Diba nakaka-relate kayo? Gusto nyong bumalik ulit. Now, ang nangyari po, bumalik na naman ako sa abroad, additional years na naman, 5 years akong nag-abroad na naman, paulit-ulit na naman. Now, eto na, binago ko na. So now, sa mga nandito, nakasama ko dito, na nanonood or nanonood ka man sa live, eto po, marami tayong lason kung ba tayo nag-abroad. Malamang ikaw po dyan, nag-abroad ka dahil kay mother mo, dahil kay father mo, o dahil sa kapatid mo, dahil may pinag-aaral kang mga bata, gusto mong makapag-aral, abay, okay naman po na rason po yan. Pero marami po kasing reality. Mag-reality check muna tayo kasi nangyari po ito sa akin. I want to share with you. Baka maka-learn din kayo sa na hindi mangyari sa inyo ulit habang nasa abroad kayo kasi it happened to us. Now, eto po, imagine po yan na reality check. Lahat ng mga pangarap natin para sa ibang tao, lahat ng mga iyan, ginagawa natin, tama ba? Pangarap mo, makapagtapos ang pamangkin mo, makapagtapos yung kapatid mo. Pangarap mo, bilhan ng bahay ang nanay mo, bilhan ng sakyan ang tatay mo, yung mga nandyan sa kapitbahay mo, tinutulungan mo pa, lahat inaako natin bilang isang OFW. Ano yung reason? Eto, nag-a-abroad po tayo para sa ibang tao. So reality po check po yan. Kaya po hindi natatapos, may susunod na naman na purpose kung bakit tayo nag-a-abroad. Hindi na matatapos ang gusto natin sa gusto ng mga ibang tao na pangarap ginagampanan natin. Dahil yun talaga, reality po talaga yun, 'di ba? So marami po sa atin ang nagpapa-coach sa amin na hindi muna ako makapag-start ng business kasi may binabayaran pa akong monthly buwan-buwan. Utang sa lupain. O pag natapos na yung utang sa lupain, may susunod na naman. So ano ang pinufulfill mo, pangarap ng mga ibang tao? So now, eto pa, reality check number 2, ikaw lang mag-isa ang kumikilos, ikaw lang ang gumagalaw, ikaw lang ang nangangarap para sa gusto nila. So kumusta naman yung mga tinutulungan mo? Okay lang. Okay lang naman tumulong, walang problema, pero dapat hindi yung wants ng mga nasa Pilipinas. Kasi I learned from that. Bilang isang OFW, ang sarap tumulong talaga dahil meron tayo, pero hindi habang buhay ay para sa kanila. Now, eto pa, tinutupad mo ang pangarap nila pero hindi ka naman tinutulungan. Most of the time, di ba, may nangyayaring ganyan. O, pinaaral mo ang pamangkin mo, nag-aral, tapos hindi pa nakapag-graduate. Ang worst pa dyan, nag-asawa. Nung nag-asawa, nagka-anak. Sino nagparal ng anak? Ikaw. Sino nagpabinyag? Ikaw. Lahat gastusin mo. Nangyari, tama, no? So mapapagod ka lang. Ilang taong ka na dyan sa abroad. Hindi natatapos ang pangarap ng ibang tao na tinutupad mo. And you are working alone for one purpose. Tama? So now, eto, hindi naman ito yung mali. Hindi ito mali. Hindi masamang tumulong. Pero, what if? Eto po, what if mga ka-OFW? Ganito ang gawin natin. Mag-abroad ka para saan? Para sa sarili mo. Abay, selfish naman po ata yun. Yes, maging selfish ka muna. Love yourself muna. Hindi masamang ilove ang sarili natin. Love yourself. Mag-abroad ka for yourself para maging sustainable at stable ang sarili mo muna. Make yourself stable. Yan ang pundasyon natin. Bakit? Pag nagpadala ka ng padala, naubos ang padala mo, wala ka ng ipon. Paano pag nagkasakit ka? Saan sila sasandig? Wala. So now, love yourself. Mag-invest ka sa sarili mo. Yes, sustain mo muna ang basic needs nila. Walang problema. Magpadala ka ng mga 10,000, 20,000, 15,000, depende sa pinangako mo. Pero basic needs nila, huwag yung wants nila. And habang ikaw ay nagpapadala ng basic needs nila, it's time for you to build yourself. Build yourself. Invest in yourself. Ang needs ng tao hindi natatapos. Pero please, yung needs mo ng sarili mo, dapat mong gampanan. May needs din tayo bilang OFW sarili natin. Ano yun? Tamang edukasyon. Tamang edukasyon. Right education. Spend time for yourself na ikaw, matuto ka sarili mo. Mag-explore ka. Marami po dyan. Bilang isang OFW, naranasan po dyan. Ang dami po dyan yung mga nag-aalok ng mga online na financial literacy. Sumabay ka. Marami po dyan yung mga, tara, itry natin, alamin natin ito. Lumabas tayo. Marami mga community. Tara, mag-join tayo. May mga dito, ginagawa silang group. Marami silang mga financial online business na ginagawa. Silipin mo. Explore yourself. Learn more about it. At yun ang hindi alam ng iba kasi natatakot sila. Hindi po totoo yun. The more na ikaw, edukit ka sa sarili mo, mas marami kang matutulungan. Read books. Financial book man yan, self-development man yan,
Alam nyo tayo mga OFW, di ba after work, marami tayong oras dyan. Ano ang ginagawa natin? Puro Facebook, scroll, di ba? Ilang oras na doon. So why not? Yeah, TikTok, o di ba? So yung mga nakarelate dyan, mag-TikTok. So why not? Ano, mag-invest tayo sa sarili natin. Read books. So ano-ano yung mga books na yan? Ito po, ginawa po namin ito. After kong galing dito sa Pilipinas, kasi gusto ko talagang magkaroon ng stable na negosyo. Umuwi ako, and then bumalik na naman sa abroad. That's the time na nag-invest kami sa sarili namin. Read books, di ba? Marami po dyan, maraming audio. Yan, oh, si Mr. Bo Sanchez, marami silang books. Rich Dad, Poor Dad, yan. How to Make Your Million, yan. Marami, leadership books, self-development, invest in yourself. Sabi nga po nila, surround yourself with people who talk about visions and ideas and not other people. Because you are who you surround yourself with. Totoo po yun. Kasi kung minsan, di ba, tayo ay maraming mga marites, di ba, nakikimarites na rin tayo, and later on, marites na ikaw. So, yun po yung hindi nakakatulong sa atin. Ha? So, dapat, magbasa po tayo, kasi sabi nga po nila, malaki ang impact nun sa sarili natin. Pag ikaw ay na-homesick, naalam mo yung binasa mo. Pag ikaw ay may gagawing parang mali na, na hindi dapat gawin, maaalam mo yung nabasa mo. So, one small positive thought in the morning can change your entire day. Pag iniisip mo positive, kahit mahirap ang trabaho, ano man ang trabaho mo dyan, nasa mall ka man, sa city ka man, nasa bahay ka man nagtatrabaho, worker ka man, laborer ka man, ano man ang trabaho, mahirap po talaga yan. Pero pag hindi mo ini-enjoy, wala kang self-improvement sa utak mo, mamamagnet mo ang problema. The more na iniisip natin ang problema, we will gonna magnet problems. But if you think about blessings, blessings will come to us. Diba? So, kaya kailangan i-nurture mo ang sarili mo magbasa ng mga libro, no? So, yon. And syempre, yan pa. If there is an opportunity, yan, sabi ko kanina, i-grab mo. Yan, i-grab mo. Marami po dyan ang nag-aalok ng online, diba? So, i-explore mo. Find yourself to grow on it, no? So, along the way, yung mga mahiyain, di ba, ma-influensya mo siyang hindi mahiyain. So, yung mga skills mo, nai-improve mo. At talagang mahirap sa una. Siyempre, normal po yun. Pero the more na ginagawa mo yan, mai-enhance mo yung sarili mo. Ako, mahiyain po talaga ako. I'm a civil engineer by profession. Ayaw ko po talaga magsalita sa harap ng tao. Ayaw ko may kinakausap ako. Bigyan mo ako ng isasolve ko, i-design ko yan, I can do it alone sa isang kwarto matapos ko yan. Pero, pasalitaan mo ako sa maraming tao, hindi ko kayang gawin yan. Pero bakit ngayon nandito ako sa harapan nyo? Bilang isang OFW, talagang I find time to invest in myself. Natutunan ko rin po yan along the way, habang walang free time, habang walang trabaho. So, find yourself na mag-grow slowly but surely. Patatagin mo muna ang sarili mo, no? And, pag na-establish mo na ang sarili mo, matatag ka na, kahit sino pa ang pupunta sa'yo na manghingi ng tulong, makakatulong ka. Madali na lang po magtulong sa ibang tao kasi sustainable na ang sarili mo. Kahit anong bagyong dumating sa buhay natin, punong-puno ka na, matatag ka na kasi ang pundasyon natin bilang isang OFW sa iyong mindset, positivity mo, paano i-manage ang pera mo ng tama, naninegosyo ka, ikaw yung taong sustainable. Na kahit maraming manghingi sa'yo, maraming manghingi ng tulong, kayang-kaya mong tulungan. Hindi ka madaling bumagsak kasi matatag ang pundasyon mo. At tayo bilang isang OFW, responsibilidad po nating tulungan din ang ating sarili. Yes, madali pong tumulong sa ibang tao. Madaling tumulong pag ikaw punong-puno ka na sa sarili mo. And it's not your responsibility to give all sa maraming tao. Una muna, tulungan mo na ang sarili mo. Huwag mong akuhin lahat ng responsibilidad dito sa Pilipinas. Yes, bigyan mo sila ng pangkabuhayan, bigyan mo sila ng allowance, pero again, yung 1 year, 2 years, build yourself hanggang sa ikaw yung pandasyon mo ay malaking-malaki ka na, no? So, ito po, ilan sa mga tips to be financially literate, no? Know the basic rules of thumbs. Number one, want versus needs. Tayong mga OFW, di ba, pag may sahod, anong susunod? Magyaya ka na, o tara na, kain na tayo. May pera ako, may sahod ako. Walang masama. Again, walang masama kasi masaya ka, may reward ka. Pero dapat i-recognize mo, start to prioritize your expenses. Alam mo ano ang needs mo, ano ang wants mo. Importante ba ito na ako'y manlibre sa 10 kaibigan ko at ubos na ang aking 15,000 pesos? Dapat alam mo i-prioritize yan. At yan yung hindi ko alam nung una kasi
medyo may pride ako eh, mayabang ako eh, kailangan kong tulungan sila or ilibre sila. Hindi pala ganun. Tayong mga OFW, kailangan po natin na i-identify ano ang need versus wants. Pwede mong ilista po iyan, no? So, yun po. And ano pa? Ayan. Ito pa, number two, money is infinite. Yan. So, ibig sabihin po ng money is infinite, ang pera nandyan lang. Pero, pag hindi ka marunong mag-planning sa pera, no, mauubos yan. Totoo. Yes. So, sana nakakalit po kayo. Di ba ang pera? Oo, may sahod nandyan. Madaling kuhanin. Pero pagka ikaw, waldas ka naman ng waldas abroad, may nag-sale, manood dito, mag-iaraan dito, inuman dito kasi di off, mga ano, ganun. So, nakakalit ba kayo mga kasama ko dito? Sana po, mag-chat niya kung sino nakarelate. Yan, mag-chat nga po kayo kung sino nakarelate para at least, ano, alam natin, no? Mag-chat po tayo, relate ba, no? So, importante po talaga, kailang mag-planning po tayo. Paano? Yan. So, dapat alam mo ang in and out ng income mo. No? Maglaan ka po ng konting notebook mo. Yan. O kaya marami po ngayon sa online, pwede mong i-download. Ayang monthly budget mo. Alamin natin yung formula. Paano kumasinso? Ano yung formula? Ang dating formula po pala noon, income minus expenses equals savings. Yan po mga OFW, di ba? Yan ang alam natin. Pero ngayon, baguhin natin, income minus savings, yan na po yung equals expenses. Maglaan ka muna ng savings mo. And then pagka may savings ka na, kahit ano pang natira, yun ang i-expense, pambayad ng kahit ano, pambili ng gusto mo. So kailangan iplano mo, mag-set down ka. No, kung hindi nyo alam, kaya nga po mayroon pong ganito. Maraming salamat sa OWA and RCO na sila po yung nagbibigay sa atin ng ganitong ano, financial literacy na tayo ay natututo. Kaya sa mga nandito, palakpakan mo ang sarili mo kung bakit nandito ka, natututo ka unti-unti, kahit medyo kung minsan di mo naintindihan, pero balik ka ng balik kasi marami kang matututunan, no? And ito pa, value of money. I-value yung mga savings nyo. Invest to keep increase the value of cash. So, pwede nyo gawin ito. Maglaan po kayo ng tinatawag na 70-20-10 rule. Ano po yun? Yung 70%, yun po yung gastos mo. Yung 20%, savings mo yun. So kung magkano ang sahod mo, kuhanin mo ang 20% nun, ilaan mo na kaagad. By hook or by crook, huwag mong gastusin. May emergency, huwag mong gastusin. Huwag. And then, yung 10, pwede mong, iba, pag nasa church tayo, pwede mong pandunit para to give back, ganon. O yung iba naman ang ginagawa, yung 50-30-20 budget rule. Yung 50, yun yung mga gastosin mo. Yung 30, yun yung mga, yung 30% po, yung pambili ng mga wants mo, yung mga kailangan mo. Pero again, 20% savings mo. So parehas, kahit saan po dyan pwede nyong gawin, basta mayroon kayong 20% na savings. Importante po yun kasi nangyari sa akin yan. Nung una kong pag-abroad, abay, pag-uwi ko sa Pilipinas, kulang. Kulang po talaga kasi wala akong pinaglalaanan. So now, eto pa. Number two, mag-save. Walang masama sa pag-save. Sa unang mong mga years, mag-save ka po talaga. Kailangan mo. Pero, huwag mo namang gawin na mag-save ka ng 10 years, 20 years, 50 years. Puro save ka lang ng save. Wag. Kasi bakit? Don't let your savings just be a savings. Why? Did you know that you are losing your money by saving it in the bank? Bakit? For example, meron kang 100,000. Nilagay mo sa bank. Magugulat ka na lang. Bakit 98,000 pesos na lang ang nakukuha ka? Because of inflation. Inflation, ito po yung talagang hindi natin makontrol. Inflation po talaga. So, this is a hidden tax in our money na hindi alam ng tao. So, ang gagawin natin, mag-save ka, invest mo, inegosyo mo. I-rotate mo yung pera mo, huwag mong patulugin sa banko. Yan po yung sekreto na dapat alamin din natin. Kasi bilang isang OFW, okay lang, i-save ko lang po dyan. Kasi natatakot tayo na inegosyo kasi hindi natin alam kung ano negosyong papasukin natin. Marami na bang na-scam dito? Marami na ba ang ano, nakakalit ba kayo, 'di ba? Kuminsan ano, bilang isang OFW, may narinig tayo, nag-init tayo sa chat. O dito daw merong daw 10% balik buwan-buwan. Sama ka na. Oh, 'di ba nakita mo naman totoo, parang totoo. Online sabong, mga ganun, 'di ba? May mga pusta-pustahan po diyan. Naku, ingat-ingat po tayo. Kung hindi ka marunong, paano gawin po 'yon, please? Kasi later on, sayang lang din ang pinagpaguran natin. And hindi natin alam po anong mangyayari. And of course, eto po, meron din po tayo learn and understand the ASBI. Yan. So, ano ba talaga yung ASBI? Ano? Eto po yung employment, yan, self-employed, business owner, at saka investor. Eto po kay Robert Kiyosaki.
And talagang inaral po namin yan talaga. So nagbasa po kami ng libro po ni Mr. Robert Kiyosaki at dito po kami natuto. No? So ano ba talaga yan? Meron daw apat na klase ng tao. Yan. So paano kumita ang tao? Yan, meron po tayong tinatawag na yan, employee. Yan, tayo. Pwedeng tayo, mga OFW. Ibig sabihin, meron kang renender na service. Tapos, at the end of the month or katapusan or every 15, meron kang sahod. Employee po yan, no? So, yan. And of course, meron pong self-employed. Ito naman po yung may sariling business, no? So, yung sariling business mo, ikaw din ang gumagawa. Self-employed po ang tawag po doon. Yan. So, business. Ito mo yung mga may-ari ng business. May negosyo na nag-run na kung saan yung self-employed kasi, ikaw mismo ang gumagawa. For example, yung may-ari ng sari-sari store, sino ang gumagawa? Yung may-ari, no? Yung mga abogado, yun, yung mga dentistry, yung mga self-employed, sila mismo ang gumagawa. Pag sinabi natin negosyo, ito yung tumatakbo yung business mo na kahit wala ka doon, tumatakbo yung business mo. That is what we call business. Example, Jollibee. Yan. Alam po naman natin ang Jollibee, di ba? Franchising. So, si Mr. Tony Kakchung, di ba, yung may-ari ng Jollibee, nandyan ba sa Jollibee? Nag-open ba siya araw-araw? Di ba, wala siya dyan. Siya ba ang kumuha ng order mo? Hindi, di ba? Siya ba ang welcome to Jollibee, good morning? Ganon, di ba? Hindi. Pero, kumikita siya kahit wala siya doon. Yan po yung business. And of course, yung panghuli, yung investment. Ito po yung pera mo, siya po yung nag-create ng passive income mo. Yan. So, investment po yan. Now, let's understand and apply the law of leverage. Na alam nyo po, marami po dito ang kumikita kung bakit yung mga yumayaman sila ng lalo dahil ito po yung ina-apply nila, law of leverage na hindi alam ng marami po sa atin. At hindi po ito tinuro sa school kung paano po yung law of leverage. Now, meron po tayong tinatawag na law of singleness. Ito po yung linear. Ito naman po yung law of singleness na kung saan, example, employment. Ikaw lang gumagawa, magtrabaho ka, mag-render ka, ng oras mo, babayaran ka at the end of the month. So, law of singleness, one ang source ng income po natin, linear, yan po. So, required ka po na pumasok every single day. Pag nagkasakit, may kita o wala? Wala, no? So, pag ikaw hindi pumasok, wala kang kita. Ibig sabihin po, no work, no pay. Yan po yung law of singleness. At syempre, wala pong mali po doon. Hindi po yun mali. Okay lang kasi that's the way how we gonna get our income. And meron po tayong isa pang law of singleness. Ito po yung tinatawag na self-employment. Ito po yung self-employment na ito naman. Ito po yung may-ari ng mga negosyo na sila mismo yung gumagawa. Like abogado nga, yung dentistry, yung may-ari ng sari-sari store. Sila mismo yung gumagawa ng negosyo nila. Sila yung nagbabantay, kumbaga. Yun ang law of singleness na example din po yung self-employed. Now, ito po, meron pong sikreto po dyan na hindi po alam ng iba na sana matutunan din po natin ito. At wala po akong babanggitin dito. Ikaw mismo, malalaman mo din naman po ito. Itong sikreto po ng mga mayayaman. Ito po yung tinatawag na law of leverage. Yan, law of leverage. Paano po yung law of leverage? Na itong law of leverage, pwede natin i-apply na kahit mag-isa tayo, pero marami po tayong mga source of income. Yan, so paano po yan? Posible ba ito? Yes! At marami na pong gumagawa po nito, pero hindi po ito tinuturo sa school. No, itong law of leverage na po ito, kung pamilyar po kayo kay Mr. Henry C., tama, siya po yung isa sa mga pinakamayaman po dito sa Pilipinas. If mapapansin nyo, ang dami po niyang negosyo. Siya po may-ari ng BDO, SMDC, may-ari po ng SM Super Malls, yan, China Bank, di ba? So, marami po siyang mga business. Sobrang ang daming branches all around the Philippines. Marami natutulungan. Pero, siya ba ang gumagawa lahat? Hindi po. Marami siyang mga taong gumagawa. Kaya po dyan, nagdami, ang daming branches po dyan ng kanyang mga negosyo. Kaya naman po, siya ay kumikita ng million. So ano ang sikreto po dyan? Leverage. So paano? Magnegosyo po tayo. Huwag nating yung pera natin na sa banko lang. Yun po ang ginawa po namin. Naghanap kami ng isang negosyong moral, legal, at saka ethical. So yun po ang ginawa po namin mag-asawa. Kasi po, dito sa itong first employee at saka self-employed, ito po majority, marami tayo dito. Pero ang goal natin bilang isang OFW, kaya po mayroon tayong ganito na OWA and RCO, tinuturuan po tayo na tayo po ay pupunta dito sa kabilang quadrant, maging business owner at saka maging investor.
Yan po, tatawid po tayo sa kabila, papunta doon sa kabila. Kasi dyan po tayo aasenso, no? So now, number five, pay yourself first. So ibig sabihin po, pag ikaw may negosyo ka na, may kumikita na, reward yourself naman. Yes, hindi po masamang i-reward po ang sarili. Kailangan din po natin po yan. Invest in yourself. In what way? Both mindset at saka sa physical. Pwede kang bumili ng mga gusto mo, i-reward mo yung sarili mo, pakapihin mo ang sarili mo, mag-travel ka, bumili ka ng mga gusto mong bag, shoes. Pero alam mo na kasi mayroon ka ng ibang mga source of income, kaya i-reward mo yung sarili mo. And isa din po na i-reward mo yung sarili mo, invest in yourself sa mga financial education, na kahit may bayad, magbayad ka, okay lang. Bakit doon ka naman aasenso? I-invest mo ang sarili mo, walang masama. Mas maganda pa yan na pag-invest mo ng sarili mo kaysa padala ka ng padala sa Pilipinas, hindi mo alam kung saan na pupunta. No? So, number six, health is our major priority. Tayong mga OFW, ang puhunan po natin ang ating katawan, ang ating kalusugan. Marami po sa atin ang nakarealize nung nag-pandemic. Tama ba? Sino nakarelate nung nag-pandemic? Nako, ang daming mga kasama mo sa pamilya, nagkasakit, no? Hindi mo alam, nabiglaan na lang. And we are not prepared na magkaroon ng COVID, ng pandemic. Kaya kailangan po natin na ang ating kalusugan ay huwag nating pabayaan. Health is wealth. Good health is the best wealth. Prevention is better than cure. And syempre, dahil po yan sa mga kinakain po natin. Actually, according po to doctors, majority, kung bakit may sakit, because of the food we eat. Kaya tayo mga OFW, yes, masarap kumain, masarap i-treat ang sarili, pero kailangan mong i-check kung ano yung kinakain mo, kung ano yung pinapasok mo sa katawan mo, kasi ikaw din naman, puhunan mo rin yan. Kaya kami, bilang isang OFW, nag-invest din kami sa sarili po namin, kasi ako, nung trabaho ako, alam ko makakamit po kayo dito, nung mga OFW na kasama ko dito, mahirap ang trabaho talaga sa abroad. Wala kang pamilya na pwede mong kausapin, na i-share mo yung problema, unless meron ka mga kaibigan po dyan na na-establish mo na yung trust mo. Pero kung wala, kailangan mong i-investan ang sarili mo. Kasi bilang isang OFW, pagod na pagod ka sa trabaho, uuwi ka. May problema sa ano, magpadala daw, wala kang ipapadala. Lahat na lang papasok sa'yo. Bilang isang OFW, kailangan maging alert po tayo na mag-invest sa ating sarili. Kasi ako, ang dami kong boss, tatlo ang boss ko. Hindi ko alam sinong susundin ko. Mamaya, umuwi ka na, tumawag na, may pinapareport na naman na gagawin mo. Normal po yan kasi tinanggap natin yung trabaho natin bilang isang OFW. Pero huwag nating pabayaan ang ating sarili. Kaya ang ginawa po namin, naghanap po talaga kami ng isang company na talagang matatag, legit, at saka moral, legal, at saka ethical. May opisina doon sa country na meron ako at pumunta kami doon. Kumuha kami ng mga products na organic and natural. Ginamit po namin and tunay na nakatulong po sa amin bilang isang OFW. Nako, sa panahon po ngayon, especially nung nag-pandemic, di ba, kailangan po nating i-build ang ating immune system. At dahil ginawa po namin po yon, malaking tulong sa amin. Ginawa po namin yun kasi ayaw kong, that time nung sumali kami sa company noon, ayaw kong magbenta. Ayaw kong gawin yung negosyo kasi hindi ko linya. Hindi ko rin yung magbenta. Engineer ako, magbibenta ako. Anong gagawin ko? Ginamit namin ang products, nilaklak, na in love ako sa products, ginagamit lang talaga. Gamitin nyo. Maghanap kayo po dyan ng mga company na meron silang mga ganyan to sustain your health. Yan po yung number one na priority nyo gagawin. At ginawa din po namin kasi bakit? Ito nga po, sabi nga po nila, di ba? Yan. Huwag po nating hintayin na sa pag-abroad po natin bilang isang OFW, mag 50 years old ka, mag 60 years old ka, anong pipiliin mo? Itong nasa left or itong nasa right? Huwag mong hintayin na pag-uwi ka, baldado ka na. Please mga ka-OFW, let's gonna take good care of our health. Maging healthy po tayo, the choice is yours. Kaya lagi po nating tandaan na kumain ng tama, matulog sa tamang oras. Huwag magbabad sa cellphone na manood ng TikTok, o diba? Yan, so ginawa po namin yan. Yes! Oo, totoo. Now, ang good news po dito ako naawa sa mga kapwa ko OFW kasi dami kong na-meet na hindi ko kakilala before. Dahil sa products na mga ito, ginagamit ko, sinishare namin sa aming mga family, ginagamit din po nila at I'm so very proud na ako isang babae, advocacy ko po talaga na maging malusog sa katawan ko, especially babae. Sa mga babae po dyan na mga OFW, karapatan po natin na maging healthy.
At dahil po dyan, natry ko yung products, yung may negative ion na keypads. Ang kahit lalaki po kayo, may kapatid kayo, may nanay kayo, may mga babae kayong ka-office mate, pwede nyo pong i-recommend. Kasi nakatulong po talaga ito sa amin. Yung may keypads na negative ion, kasi ako, hindi ako nireregla ng 3 months. Mayroon pa nga ako na-meet na 6 months. Sumakit na ang ulo, nagka-pimples, ang dami ng sakit, nabubuo lahat. At dyan po ang cause ng mga dysmenorrhea, mga cervical cancer, mga ano pa, PCOS, yung mga sakit sa loob natin na mga kababaihan. At dahil po dyan, ginagamit ko yung products, I'm so very proud na share. Sinishare ko po sa ibang mga kababaihan kasi sabi nga po nila, help also, give back. Kung ano po yung nangyari sa iyo, i-share mo sa ibang tao para baka makatulong din po sa kanila. Sabi nga po sa Bible, ayan, sabi po sa Acts 20:35, there is more happiness in giving than there is in receiving. So, it's for me, obligasyon ko po na ituro din kung ano po yung nangyari sa akin dahil I was healed sa internal ko. Grabe, imagine po yan. Dami kong na-meet na mga OFW, ang daming sakit. Grabe. So, dahil po dyan, sinishare ko yung products ng company namin. So, yan po, sinishare ko. Marami po akong namamit po dyan. Ang nakakatuwa po dito, ang dami kong feedback na nare-receive na, Ma'am, thank you so much. Naging regular na po ako ang menstruation. Thank you so much. Yung PCOS ko, okay na. Thank you so much. Hindi na ako maoperahan. Yung bukol ko, lumiit na. Thank you so much. Grabe, ang dami pong nangyari. So, yun po. Ito po yung mga feedback po nila. And I'm so very proud of these products. Kaya po, pwede nyo pong gamitin din po kung may mga sakit po kayo internal sa mga kababaihan po natin. And, syempre, nag-pandemic. 2020, di ba? So, hindi natin iyan makontrol. Ang dami po ang OFW na milyon-milyon, libo-libo po ang mga pinauwi ng mga OFW na wala ng trabaho, nagsara ang company, ang dami pong mga restaurant ang nag-close. Talagang, hindi natin alam kung paano bumangon. Walang excuse. Mayaman ka man, mahirap ka man, lahat tayo naapektuhan ng pandemic. And kahit kami po doon, naapektuhan din po kami. Pero ang good news, dahil kami mismo, nag-build mo na kami sarili namin na kailangan hindi, kailangan matatag tayo. O if W tayo dito, hindi tayo dapat takot, dapat matatag po tayo. Yan po ang nilagay namin sa utak namin. At dahil po dyan, tuloy-tuloy pa rin ang mga business na inumpisahan po namin. Kahit ang daming nagsara, kahit ang daming mga negosyong nawalan, ang daming pinauwi. So nag-sustain pa kami sa abroad. At dahil po dyan, because of pandemic, tuloy-tuloy pa rin ang community po namin. Nag-share po kami, tumutulong po kami sa mga kababayan po natin na hindi alam paano mag-business, ano ang uumpisahan po nila, paano nila ito gagawin, ano ang first step, second step, tuloy-tuloy pa. Marami po kami all around the international po. Maraming bansa, Middle East, US, Canada, marami po. So online business po ang ginagawa po namin, nag-i-educate po kami at very grateful po kami dahil sa pagiging consistent, tumutulong sa ibang tao, tuloy-tuloy po ang business po natin. We never lose hope. Yan, kahit nag-pandemic, ano po ang nangyari? Yan po, grabe. Yan po, grabe. Grateful po kami na kung saan kami po mismo na talagang na-sustain ang negosyo. May cash. Kahit pandemic, hindi kami nawalan. At ito ang pinakagrabing problema ng OFW. Nag-pandemic, nawalan ng trabaho, sabi ng kumpanya, mag-stay ka dito, maghanap pa ng ibang trabaho. Kasi may loan ka, kasi may utang ka. Diba? Nakakalit ba kayo sa mga may loan? Huwag kayong mag-alala. May paraan. Para sa amin, dahil sinustain po namin, yung ginagawa po namin, grabe, pandemic, na-close namin lahat ng mga utang. We are debt-free. Yan po yung proud po kami. Na nag-resign kami, nasa abroad kami, wala kaming trabaho, negosyo ang nagsusustain. Pero nabayaran namin ang aming mga utang. Ganun po siya kaganda, kaya very grateful ka po lagi. No? So, and ang maganda po dyan, bonus na lang po, ang kumpanya po, hindi namin alam na mimigay ng mga incentive. May mga incentive po dyan na binibigay. Kaya yan po, may pa-travel ang company. Hindi namin alam. Libre pala. So, libre ang food, libre ang flight, libre ang hotel, ticket, lahat. Wala kang gagastusin. Natuto po kami lang, bonus lang po yan na binibigay ng company. And of course, maraming mga lifestyle qualifier po kami. Marami po kami. And eto pa, natutuwa po kami. Alam nyo bilang isang OFW, meron kaming sasakyan pero galing po yan sa bangko.
utang po yan sa bank, may sasakyan po kami. Kasi hindi nga sapat, di ba? So now, may sasakyan kami sa abroad. Pero ang good news, ito pong kumpanya nagbigay po sa amin ng isang libreng sports car. At ito po, bonus lang po yan. Kaya natutuwa po kami, tuloy-tuloy pa rin po yan. And then, ang good news po, na-award po ito nung pandemic. Yan. So, at ang maganda po dito, nakakatulong po tayo sa ibang mga kababayan natin na kahit saan ka, anywhere in the world, because online na po ang labanan po ngayon. Marami po tayo natutulungan na mga kumikita rin po ng 5-figure income, 6-figure income, 7-figure income, mga millionaire club, mga nagkaroon po ng sakyan kahit nasa abroad because of our system na proven na po at nagawa na po natin. Kaya po, blessing po to help other people as well na kapwa natin mga OFW. Para sa akin, bilang isang OFW, wag po tayong matakot. Be resilient enough. Kaya wag po tayong matakot na ipaglaban ang ating mga pangarap, mga sarili po nating pangarap. Ang kumpanya mo nandiyan lang po siya, pero may pangarap ka, dapat tumaring mo yan, no? So ang good news po, yan, kahit nagbakasyon kami dito sa Pilipinas, dahil na-sustain po namin ang aming negosyo, maka-online, maka-offline, nag-open po kami ng food hub po, kagaya po ng mga iba po ng food hub. Ito po, dito sa Sara Iloilo, meron po kaming food hub ng mga frozen, na kahit nagbabakasyon kami, merong negosyo pa rin tuloy-tuloy. So ito po, na-open po ito, ngayon lang po ito na last month, tsaka ngayon, dahil po sa negosyo ang ginagawa po namin, nagdagdag na naman po other source of income. So nakakatuwa lang po na mayroong mga ganitong mga opportunity na pwedeng gawin ng bawat OFW. Yan po. No? So marami pong mga tao dito sa Pilipinas na gusto rin pong matutunan po ito. Walang problema, turuan po natin sila paano mag-negosyo para makabalik po sa Pilipinas at makatulog sa ating mga mahal sa buhay. No? So yan po. Kaya po, marami po yan. Ang negosyong pwede niyong umpisahan. Hindi ko sinasabi nito ang umpisahan niyo. Kahit anong negosyo, basta importante, matuto po kayong maghanap ng mga negosyong moral, legal, at saka ethical. Yan po ang gawin mo. Yan po, no? So imagine po yan, nagbabakasyon ka pero kumikita ka. So you are earning income, both local and international. Online man yan, offline man yan, pwedeng-pwede po pang traditional. So para sa amin, success is no accident. You need to goal set. Pwede mong, kailangan mong i-sacrifice. I-commit mo yan sa gustong-gusto mong magkaroon ng ganito. Kasi you deserve it. Mga OFW, kaya natin po ito. Hero po tayo eh. Meron tayong angking talino na tayo po matatag. Kaya kailangan po nating mag-negosyo rin po. Kaya ito, yung ito pong pinapakita po namin, I dedicate to all ng mga fathers nandyan sa abroad na gustong-gusto mong umuwi din po, makasama ang mga pamilya mo dito sa Pilipinas, sa mga mother na gusto magkaroon ng wala ng utang, sa mga parents na nag-work abroad pa na gusto makapili ang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sa mga married daughter na gusto tulong sa mga parents pero hindi alam kung paano gawin, sa mga single, sa lahat ng mga nagtatrabaho, mga empleyado. Kung ikaw ay nasa abroad, 50 years old ka na dyan, naghihintay ka ng baka may ano pa, may retirement or for medication mo. Naku, mga entrepreneur na nag-fail po. Sa lahat ng mga OFW, salamat ng mga Pilipino na gusto rin pong umasinso sa buhay. Sa lahat ng mga nandito na nanonood, nakikinig po sa amin, I dedicate this talk to all of you. Na this year, 2020 is our great year na pwede mong gawin, umpisahan at magkaroon ka ng sarili mong business. Kaya always remember this, your hard work will pay off. The right people will show off that your dream come true and will come true and mag-decide ka lang sarili mo. I-decide mo na kaya mong gawin ito, establish mo ang sarili mo, love yourself, mag-invest ka, mag-negosyo ka, at syempre, you deserve more because God will give it to you. Dahil, wala kang ibang kakampi. Sa panahon ngayon, mahirap mag-trust sa ibang tao. Ang kakampi lang po natin yung nasa taas. Yes, kasama natin siya sa taas. Faith is not the belief that God will do what you want, but it is the belief that God will do what is right. Kaya ikaw mismo na OFW, tulungan mo ang sarili mo para pag-uwi mo sa Pilipinas, marami ka nang natulungan, mag-build ka ng legacy na hindi lang basta ka nagbabayad ng bills, meron kang pangarap. No? So maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po lahat ng mga OFW. And kung gusto nyo pong matutunan po itong mga to, pwede nyo po kaming i-contact. And yun po, tapos na po ako, Sir Rodel. Ayun, thank you so much. Grabe, type nga kayo ng number 3 dyan kung may natutunan po tayo kay Ma'am Meg, di ba? Grabe, no? So,
Well, for me, as a husband of a great person, di ba? Grabe po siya. Kailangan po natin mag-attend ng mga ganitong libre na webinar. Bakit ba kailangan mag-attend ng mga ganitong libreng webinar? Because una po, is libre lang po ito. Tama po ba? Tama po ba? Patay pa ko ng one kung nag-a-agree kayo na bakit nyo kailangan laging mag-attend ng OWA, NRC, na mga ganito. Mag-invite pa po kayo ng marami pang mga OFW na para sa programa po ng NRCO, OWA NRCO, para ma-share po nila ang mga mas marami pa na mga tawag dito, educational, financial. May mga previews po sila na mga in-interview na sobrang gagaling na napanood po namin. Panoorin nyo po yun. Marami kayong matutunan doon. Bakit pa mag-attend kayo ng mga libreng webinar? Tandaan nyo po, nasabi rin yan po sa Proverbs 19 verse 27, if you stop listening to instruction, you are running away from knowledge. Hindi lang po galing sa amin yan. Ito pa, meron pa po, Proverbs 16 verse 20, those who listen to instruction will prosper. So lagi niyong tandaan, mag-attend kayo, be resourceful. Marami po dyan ngayon sa page ng NRCO, panoorin niyo po. I-share nyo po para marami po kayong matulungan. Hindi lang po ang tulong, tandaan nyo, hindi lang financial lagi. Paminsan ang tulong pwedeng maging spiritual, pwedeng itong i-share nyo ito, educational. Ang tulong po ngayon is learning is the new currency. Lagi nyong tandaan, the more you learn, the more you earn. O, tama ba? So yan po kung tatandaan nyo. Again, kami po na mag-asawang ang aming vehicle for freedom is delivery business, meron po kaming ride hailing business, meron po kaming online business, meron po kaming food hub business, may digital marketing po kami. So, ibig sabihin, you need to outsource, pero tandaan mo lagi, you need to focus only sa sarili mo ngayon. Tama? Mag-umpisa ka po, i-back nyo po yung sinabi ni Ma'am Meg, mag-start po kayo sa learning, magbasa ng libro, kasi marami pong opportunity ngayon, basta moral, legal at saka ethical, 'di ba? So yan po ang masasabi ko lang po. And of course, syempre, dito naniniwala ako na magiging successful ka hindi kapag ginusto mo na. Magiging successful ka kapag deserving ka na. Tama po ba? So yan po. Ngayon, syempre, can we end okay lang po ba i-end namin sa kwento? Okay lang ba magkwento? Type na ako ng number 2 kung pwedeng magkwento ako sa inyo, mabilis lang. Mahilig ako sa kwento eh, alam mo naman. Okay. So ngayon, ang una kong kwento, syempre ito po. Nag-attend kayo ngayon ng mga OWA NRCO program. May nakita kayong opportunities, like kanina may tinuruang magluto ng cake ba yun or something. So nakita niyo na to, opportunity na ito. Ito po yung kwento, 'di ba? Nakita niyo na sa, okay? Nag-umpisa kayo, 'di ba? Ito may isang tao, isang mama at saka isang donkey, isang anak niya, no? So hindi ko alam kung paano nila nagawang sumunod. Kasi ito po yung pinaka-basic. Paniwalaan mo yung pinapaniwalaan mo na ngayon. Kasi wag ka pong tignan. O, tignan mo ha. Sa first village, sinakyan nila yung donkey. Sa second village, sabi ng mga tao doon, uy, nako, kawawa naman yung donkey, sinasakyan ng dalawa. O, bumaba ngayon si Lolo or si yung lalaki. Tapos on the next village na naman, nagsabi, ay kawawa yung bata, kawawa yung matanda, okay, tamad kasi yung bata, di ba? So ang ginawa, nag-shuffle sila ulit. Okay, on the next village na naman, grabe, ang ginawa na lang po nila ngayon, okay, binuhat na lang po nila yung donkey. All right, so ayun, napasok ko ba? Joke lang. Okay. Hindi ako marunong kwento, pero yan po, anong moral ng story? Okay? Wala lang. Gusto ko lang ikwento. Okay? So, hindi. Biro lang. So, ang moral ng story po dito, tandaan nyo po, kung anong nakita nyo ngayon, anong naramdaman nyo, follow it. Follow what you love. Okay? Tandaan nyo, ikaw po ang nakikita, hindi sila. Okay? Tandaan mo na, ang lesson learned dito na, hindi mo mapi-please lahat ng tao, kahit anak mo pa yan, pamilya mo pa yan, kaibigan, best, hindi mo mapi-please yan sila. At the end of the day, may masasabi at masasabi sila sa iyo. Kaya we suggest, we highly na follow the things na nakita mo, naramdaman mo, and balikan mo itong kung ikaw na late ka man, okay, sa live namin kanina, balikan mo po, paulit-ulitin mo po itong ating
webinar na to na libre lang naman po. O, diba? So yan po, naniniwala po kami, maiiwan po kami sa inyo ng last na favorite po namin, no? Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you." Galing na po sa kanya, deklarasyon na po yan. Plans to give you hope and a future. Lagi niyo pong tandaan, ang lahat, may reason po kung bakit andito ka ngayon as an OFW kung napapanood mo to ngayon. Okay? So, may reason po lahat. Hindi po yan aksidente na andito ka lang. Lahat po may rason. Okay? So, I hope na inspire namin kayo. I hope na bigyan namin kayo ng isa na namang ano nga kanina yung opening ni Ma'am Ronaline. Yung, ano nga yung Ma'am Ronaline yung open mo kanina? Nakalimutan ko. Andiyan ba si Ma'am Ronaline? Yes sir, nandito pa po. Ano nga yun, open mo kanina, yung magandang kita, ano ba yun? Parang ano good morning. Po? Yung parang introduction mo kanina. Basta yun yun. Okay. Isang araw na naman po na puno ng kaalaman. Yun! O, oh, diba nakuha? So, isang araw na naman na puno ng kaalaman. Sana may nabahagi po kami sa inyo. Sana na maipagdasal niyo po na ito po is lahat ay may purpose po. So yan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, and of course, maraming salamat po, Ma'am Ronaline. Back to you po. Ayan. Thank you ulit po kay Sir Rodel and kay Ms. Marnel po. And maraming salamat din po dun sa mga nakinig at saka nagsumagot po sa mga, like for example po, sinabi po ni Sir Rodel, pag may natutunan po kayo, type number 2, yung mga nag-response po na ganun. So, kasi ibig sabihin po, nakikinig po kayo and interested po kayo sa sinasabi po nila. So ngayon po, bibigyan po namin kayo ng chance. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong mag-raise po ng hands sa ating po chat box o kaya po mag-unmute po kayo ng mic nyo, then sasagutin naman po ni Sir Marnil, ni Ma'am Marnil at saka po ni Sir Rodel po yung mga questions or yung clarifications po nyo, kung meron po. May gusto po bang magtanong po or mag-share po sa ating po speaker today tsaka sa mga kasama pa po natin dito sa room? Actually, sir, naka-live din po tayo sa Facebook. So may nanonood din po sa atin sa Facebook ngayon. Yun, hello po, Facebook! Yan. Shoutout natin sila, sir. Yan, sige. Shoutout tayo sa mga nanonood sa Facebook ngayon. Tignan po natin, no? Naka-online. Ayun. Hello po sa lahat ng nanonood. Hello po kay, yan, watching from Kuwait. Si Ma'am Eloisa. Yan, hello, watching from Hong Kong. Si Ma'am Joy. Of course. Yan, si Ma'am Beatrice Daphne. Yan, hello po. Yan, yes, sabi niya. Si Ma'am Nika May Rodriguez, watching from office. Yan, dami pala. Dami pala dito. Yung mga support nating friend, lalo po yung si Miss Nika May. Ako, gustong-gusto po talaga matuto yan, ma'am. Si Ma'am Joy, watching from Hong Kong. Yan, si Ma'am Wasop. Yan, si Ma'am Ruby, Diziora, ayan, si Ma'am Concordia, Ma'am Eloise, ang dami po talaga, no? Yan, thank you po sa mga nanonood sa all around the world. Grabe kayo, mga OFW, yan. Dami po nating natutunan dito. Ma'am Ronaline, pwede magbate? Oo naman, sir. Pwede po. Ayun, binabati ko po yung mga, syempre, lahat po dyan ng mga entrepreneur, no? Na sa London, yan. Siyempre po, andyan po si Ma'am Ruby, si Ma'am Concordia, yan, marami po ngayon na naka-online, maraming salamat po. And of course, all the way from Qatar, binabati ko rin po si Ma'am Christine Joy Arista, yan, sina Ma'am Cheng, and si Ma'am Eche, and si Sir Nelson Pate, yun, binabati ko po yan sila. And of course, si Sir Alan, yan, hello po, yan. And of course, marami pa po ngayon ang gusto kong batiin. Pero I would like to take this opportunity, no, na magpapasalamat po sa ating Poong May Kapal. Thank you so much. Palakpakan po natin kasi na bigyan po kami ng opportunity ni the God Almighty, no, na mag-share po ng aming knowledge na para mabahagi po namin sa inyo. And of course, to my beautiful wife, okay, sobrang galing. Palakpakan po naman natin siya, di ba? So siya po talaga yung
iniidolo ko po, which is my mentor. Ang galing niya po. So, thank you so much for that. And of course, sa lahat po na naka-online ngayon, maraming maraming salamat po na binigyan mo po ng oras itong online ng OWA and RCO na program. Maraming salamat po. Ma'am Ronaldine, back to you po. Yon. Ayan. Sir Rodel, sana all may Sir Rodel. Sir Rodel, may kapatid ka pa ba ganyan na supportive din? Sorry. Yeah, so far idol si Ma'am Ronil eh. Opo, opo, opo. Meron akong kapatid. Oo, babae. Okay, tama po, tama po. Magkatabi kami ngayon. Yan po siya, katabi ko siya ngayon. So, talagang yung energy, yun po lang, kailangan lang couple po natin maging. Couple goals nga daw po, Sir Rodel eh. Thank you so much. Opo, couple goals talaga. Talagang masarap pag ano, pag yung lahat, dalawa kayo talagang iisa yung minimiti nyo na ano na gusto na gustuhin, no? Kaya kaway-kaway naman po diyan sa mga couple na talagang they want mag-isa silang mindset na nagkaintindihan, no? Nagkakaintindihan sa lahat ng bagay. Yun po ang pinakamaganda po doon. So yun, Ma'am Ronaldine. Ayan. Okay, maraming salamat po ulit sa inyo, Sir Rodel and Ma'am Ronil, sa pag-unlock po ng invitation po namin na talk po today sa webinar po namin na nagtungkol po sa financial literacy and sa inyo pong experience as OFWs po na ang mga viewers din natin is OFW. So makaka-relate talaga sila kasi same lang po kayo ng field na pinanggalingan. So yes, ayan po. Sana po lahat po tayo ay may natutunan at saka sana po next po na mag-invite po kami Sir Rodel and Miss Mernil, makuha po ulit namin kayo po na speaker. Tsaka no, sana sure. Yung mga attendees po natin ngayon. So yes po. Yes po, Ma'am Ronaldine. Walang problema po. Anytime po, available naman po kami. So maraming salamat po, Ma'am Ronaldine. And of course, bago ko pala makalimutan, you can add me in my Facebook. Please follow my Facebook, no, Rodel Almeda. And we have Ma'am Ronil Almeda. So yan po, you can contact us. You can, chit-chat kung gusto nyo pong makipag-usap sa amin. Lahat po, spiritually, financially, ano pa ba, mentally, walang problema po yun. We are available always para sa inyo po. Yun po, Ma'am Ronaldine. So, i-plug nyo na rin daw po dito sa live natin today yung page po ninyo. May page po ba? Yes po. Sige po, magpa-plug po kami. Isa po sa mga page po namin, we have a community, very optimistic na mga positive na community po namin. And we have here, i-share ko lang para pwede kayong pumasok doon kung anong ginagawa po namin. So I have around 2,000 Bravest Dreamers ang tawag po namin sa kanila. So ito po yung Tameg International. We are the founder. I'm Tam, she's Meg. So we call it Tameg International. So nickname po namin 'yon. So and then ito po yung mga visions po namin. Marami po kaming pinag-usapan diyan about financial literacy, about education. Okay, marami po. So Tameg International. So yan po. And of course, yung mga page po natin, Ma'am Meg, may ipapakita ka pa? Okay na yon. And of course, add nyo po kami, Rodel Almeda, yan po, and Mernil Almeda. And of course, yung sa page po, marami po kaming page, yan po, Tameg International, yun po ang page po namin, of course. So maraming salamat po. May nakalimutan ako? So far, wala na. Okay, so yun po. Maraming salamat po, Ma'am Ronaldine. Thank you po sa lahat po. Thank you, Sir and Ma'am, Sir Rodel and Ma'am Ronil. And thank you din po sa lahat po na lumahok po ng webinar po namin ngayong araw. Sana hindi naman po ito yung huli at kami po ay aasa na pauunlakan po ninyo kami ulit sa aming pong imbitasyon sa mga susunod po namin na webinar series na aming pong inorganisa. So again po, maraming salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you so much. God bless everyone. See you next week. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po.